Libre, busa mo na. Buhay mo sa low play, sa kabila. Yan. Yan, after nun low play tayo mga kano. Ang ating mga Warriors na panlaban natin sa December. So, meron tayong bisita ngayon dito si Doug saka si Topos Love TV. Subscribe yung channel niya. Napakaganda ng panahon natin. Medyo palubog pala yung araw, pero matindi pa yung sikat ng init. Kaya napakaganda pa magpa-lopay ngayong hapon. So ganyan lang ginagawa natin araw-araw. Sa susunod, siguro kapag may free time tayo, magti-training tayo sa pass out. Kakayanin sana natin hanggang Rizal. Kasi nga kabanatuan, nearby siya yung bitaw natin dito sa south. Tapos kasiguran Aurora naman dito sa norte. So actually meron akong merong bad news ngayon. So nagpa-loplay lang muna kami para mawala sa isip ko yung bad news natin. So syempre masakit para sa akin yung mawalan ka ng ibon. Syempre kasalanan ko din, kaya syempre kailangan kong tanggapin. So syempre sa ganun talaga siguro sa pag-iibon, hindi mo masasabi na 100% perfect yung pag-aalaga mo sa ibon. So ito, pumunta natin. Aba, lumilipad pa yung mga kalapate. Ito yung bagong hango natin na African lovebird. So, bali kasi kapag ka naghahango ako or nag-harvest ng ating African lovebirds, bago ko sila isama sa flights ko, pinapaliguan ko muna. Yung mismong pagkuha natin sa nest box ng ibon, pinapaliguan ko na yun on the spot, lalo pag maganda yung panahon, para yung mga parasite na nasa loob ng nest box, yung mga kuturon, so hindi na nila mayahalo dito sa iba nating mga ibon. So bale, kaninang umaga, naka-schedule talaga para paliguan ko yung ibon. And then, nawala sa isip ko, nakalimutan ko na binilad ko siya dito sa bubong, pansamantala lang sana kasi mabilis nga naman lang madry yung sa African lovebirds, pre. Kumbaga, pagka nilagay mo siya sa araw, konti lang, siguro mga 5 minutes, pwede mo nang ilipat ulit para patayuin na lang yung mga konti niya. Para patayuin yung mga hindi niya nato yung balahibo. Ang problema, nagpaligo tayo ng mga tagabantay natin sa loob, si Kali, si Kira, saka si Cookie. So, tatlo na nga yung tagabantay natin, yung mga doggy natin. Nakalimutan kong haunin, ihaon. Ano tawag yung pre? Hangunin. Haunin. Tapos nagpunta kami ng pinsan ko sa resort nito, Puts, dun nga sa Digildet. Tapos eto, pagbalik ko, eto na, deads na mga kano, yung isa nating African lover. Sayang, operate pa naman to. Deads na siya. Pero makikita mo, hindi pa siya ganung toyo kanina. Ayan, medyo basa-basa pa nga yung kanyang part eh. Ayan, medyo basa pa, kung baka kikita natin. Sayang, green new wing pa naman to na opaline. Ito yung inani natin, dun sa may panisan natin na galing sa Bukawi, yung violet yung opaline, tapos yung green clear white natin na opaline. Sayang, tapos iganto pa yung nangyari. So, kasalanan ko to. Wala lang talaga sa isip ko na inayang. Kaya nung pag-uwi ko talaga, nagulat ako sa bigla ko kinabahan. Nung nakita ko siya nandito, sabi ko di ko na patayin na nung nakita natin. Sayang. So, ganun pa man, ganun siguro talaga. Pag may nawala, merong dumadating. Kaya lang, syempre, nakakainayang kasi ang tagal mo hinintay, almost 2 months bago mo siya maani. Tapos, ganun yung nangyari. Sasama ko na sana siya dun sa may mga ibo natin. Sayang talaga. Kaya mga kano, di namin napakita sa inyo yung paglibing natin sa ibon para hindi tayo, safety first. Ito yung parisan natin dito. So, ito nga pala yung ito yung unknown line na magulang nung ni White Tail. So, kamukhang-kamukha ito ni White Tail. Ayan. Hindi nga lang ito puti, hindi nga lang puti ang buntot niya ito. Pero ito yung magulang ni White Tail. May isa siyang, suksok na puti. Tapos may sinyal. Kumbaga sa mga manok panabog, may mga sinyal kung tawagin nila. Ito may sinyal sa rito nila, alim, Isang pakpak niya. So, hindi naman siya nag-deform. Kasi kumpleto naman yung pakpak. 10 naman. Kaya lang talaga, meron, yun yung pang 11. Ito, pang 11. Ayan. So, sa kabila, yun lang naman sa kanan na part dito sa kabila, goods naman, alang nag-dip dito. Ayan 10 siya kompleto. Ito yung magulang ni White Tail. Ito kung mga nagtatanong,
yung bloodline reveal ng mga napa-champion natin na katatapos ng karpa. And online po ito, binili ko lang ito. Alright? So, ito yung magulang niya. Ito yung mata. Ayan. Parang netoy lang talaga yung kalapati na to. Kaya lang talaga nagandahan lang ako sa ibon. Binrid ko siya. Matagal ko ng breeder to. Ayan o. Ngayon, kukuhanan ulit natin siya na panlaban natin sa karpa. At ngayon, meron silang itlog. Check natin kung fertile kasi 8 days na, no? Nag-lead sila ng itlog. Eto na lang talaga yung hindi pa, yung US bird natin. Tapos yung litter natin. Pero nakita namin kanina, di ba? Mm. Nag-mate sila. So, nakaabang naman na yung nest ball natin para anytime. Eh, pwede natin sila lagyan ng paitlugan. So, ito muna, check natin. Kasi kung hindi ito fertile, eh, tatanggalin na natin automatic kasi nagsasayang tayo ng panahon. Kapag intayin pa natin itong mapisa, tapos wala naman pala tayong aasahan. Katulad niyan, ala pala. Diba? Ala ang similya. Kasi nga eh, first time nyo na nag-mate, saka first time nila ulit nag-breed. So automatic, ganun kadalasan nangyayari. Kapag ka first meeting ng mga breeder natin, kahit saan eh, kahit sa lovebird, kahit dito, so talagang nag-i-infertile. Kaya gagawin na, tatanggalin natin. Pero yung size ng goods na to, kasi breeder naman na natin talaga to eh. Kaya lang, hindi talagang be-fertile lang. Kaya tatanggalin na natin siya. Hintayin na lang natin sila ulit, mga itlog ng panibago. Ito yung US bird natin. Pangalawang itlog na nila to ngayon. Sana mag-fertile na. Kasi nga, hindi nag-fertile nung una. Kaya sabi ko sa inyo, basta first time. Swerte na lang ninyo, or venas na lang talaga, yung mga mag-fertile agad yung itlog. Once na pinagpares nyo, yung bago nyong breeder. Ito wala pa. So, pali 4 days pa lang kasi nung simula nag-itlog sila. Bigyan pa natin siya ng exactly 1 week. Tingnan natin kung magpe-fertile ulit. Pero pag hindi pa rin, automatic, tatanggalin uli natin yung itlog niyan. Dito rin sa ating ito lang yung may mga itlog eh. Tapos yung kay mamaya papakita, pag dumapo na tayo doon. Dito sa ating pure Alphonse, back-to-back Alphonse to ni Sir Nelson Chua, Baba Aeroline. Ito, hindi ko sure kung may fertile na rin to or wala. Sana mag-fertile. Ito meron. Ayan. Ayan o, nag-fertile to. Tapos, etong isa. Ayan, fertile din. Nakikita nyo, namumula-mula na may ugat. So, fertile yung ating Alphonse. Yan, kukuha na natin ng panlaban yan. Saka, pang materialis na rin. Kasi nga, line breed yung line breed yung ginawa natin sa kanila. Pare silang Alphonse. Pero hindi naman sila magkapatid or whatsoever. So, bali, sila lang din kasi pinag-cross natin para puro Alphonse lang din yung mga ilalabas. Dito, meron na tayong painakay dito sa may mga Mondragon line natin. Tapos, yung hen natin na galing kay Sir JKT. So, dalawa yung anak nila rito, mga sunog. Eto, di ko alam kung black check to or kakulay niyo nung tatay ni Mondragon. Ayan, mga itim. Siguro bukas or sa isang araw. Ayan, 2 days pa lang to. 3 days pala, rather. Malalaki na anak. Siguro bukas pwede na nating lagyan ng ng singseng para hindi tayo malipasan kasi mahirap. Kailangan nag-aabol tayo ngayon ng mga panlaban natin. Medyo marami panlalaban natin next year. Tapos dito, so meron dito napisa na isa sa Bastard line natin. Tapos dito sa ibon nila Idol Guevara Brothers Lop. Tanda ko pa rin yung ginawa natin. Oh. Ayun. So, ayun na pala yun ano? Oo. Yung isa dito, itong white flight, ito yung mas malaki. Anak nila to mismo. Parang kakulay nung tatay pre, no? White flight, ayun o, kitang-kita na yung puti. Tapos eto, maitim. Baka Batman din ang kulay na eto, kung doon siya, ayun, ang ganda na, daming magaling magsubo yung Etong isa naman, eto yung nugnug line natin, galing to dito. Kaya lang kasi, iisa lang yung napisa, tapos ito rin, isa rin napisa. Ngayon, ginawa ko, pinaposter ko na lang yung anak. Halata naman kasi yung anak nila, saka yung anak na itong isa, eto, white flight eh. So, mas malaki pa dito kaysa dito. Pinagsama ko na lang para makapag-breed agad-agad ulit itong yung mga magulang ni Nugnog. Ito. Siguro mga 3 days na rin simula nung winali ko yung nakay. Yan, para nagkakastahan na naman. Pwede na natin sila ulit mapaitlog. At mapag-breed na naman mga para mas marami tayong Nugnog line na mapalabas. So, ngayon, titingnan natin yung yung inakay ni Grisel. Kasi, malalaki na nung huli. Yun yung una napisa. Kesa nun sa mga breeder natin doon. Ilawan lang natin.
napunti kasi ilaw ko rito. Kaya ginagawa ko, nililipat-lipat ko na lang. Paghapon na, pagka magpapakain tayo, nilalagay ko rito. Tapos paggabi na, ito na yung nilalabas ko para may ilaw sa labas. Pali nandito sa pinakasulok, yung anak ni... Eh, pre, ilaw mo nga, pre. Anak ni, ano, Grisel. Check ko lang ako ma... Ano to? Ngayon ulit to, pwede ko lang ulit to matcheck. Ayan. Kung pwede na singsingan. Ah, pwede na nga to. Malaki na, ano? Ito, anak ni Grisel. Parang possible Grisel tong iso. Pero hindi ko pa rin sure kasi checkered yung kaparis niya. Pero itong isa, eh medyo maitim. Hindi ko pa sure kung anong kakalabasan ng kulay nito. It's either black Grisel or checkered. Ganun lang eh. Pero ito, alataan na, parang checkered niya. Ah, rather Grisel na. Kita nyo mga kano, flyer yung mga magulang na ito. Pero niwan naman na rin kasi natin si, ano, si Grisel. So may suporta pa rin ng magulang niya. Pero yung kaparis nga niya, yung tatay nito sila, eh lumilipad, lumalaban. Kaya hindi pa rin totally 100% yung suporta nila sa pagsubo nito mga inakay. Pero kung makikita ninyo, eh yung dilaw na dilaw pa lang yung kulay nila. Pero malalaki na, malulusog na. So maganda sinyalis to para ano, healthy yung mga warriors natin. So yan, kakargaan din natin, susukan natin ng young bird yan. Or else, yung isang super set na singsing natin, subukan natin ilagay doon mga kanoo. At ito, so yung kaganapan dito sa mga ibon natin. So okay pa rin, may nawalang isa na hindi ko naman sinasadya talaga, pero kasalanan ko. And then meron naman mga bago tayong mga ibon na aalagaan ulit. Hindi naman pwede tayong huminto dahil lang sa pagkakamali natin, doon tayo natututo. So syempre keep pa rin tayo sa pagbibreed. Kasi yun naman talaga ang passion natin. Pagbibreed ng mga alaga natin, mga ibon, manok, aso, pusa. Sa aso wala pa eh, sa kalapate. So hanggat meron tayo dito mga inalagaan, so patuloy pa rin tayong magbibreed. So hanggang dito muna yung video natin today. Maraming salamat po sa pagsama, sa mga nakasama ko, sila Dags, sila Topo. Subscribe yung channel niya mga kanoo. So humingi ako ng tulong sa inyo. Pakisuporta natin yung kapatid natin, kalapatid natin na nagbablog ngayon, si Sir Russell Lop TV. Ayan. So maraming salamat sa suporta mo sir. So sana eh tulungan nyo rin siya maabot yung kanyang gusto or pangarap sa pagbablog. Maipag-share sa inyo ng mga idea or tips, entertainment pagdating po sa pag-aalaga ng kanyang kalapate. Russell Lop TV po mga kanoo. Maraming salamat. Ingat.